Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Teacher Chrissy. Tayo ay nasa ikapitong linggo na ng ating aralin sa Filipino sa ikalimang baita. Ngayon ay ating tatalakayin ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto. Ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa sariling salita ay isang basehan upang masukat kung ito ay iyong naunawaan. Upang maisalaysay ito, mahalaga na bigyang pansin ang pagkakaugnay ng mga pangyayari para maipakita ang pagkakasunod-sunod nito at mailahad ang tunay na buod nito. Ang una, gitna at wakas na bahagi ng kwento ay importanteng malaman upang maisalaysay muli ng buo ang napakinggang teksto. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang isang alamat. Matapos basahin, ay sagutin ang mga tanong. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng alamat. Ano ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Mga kwento na kathang-isip lamang ng mga mahiwagang pangyayari na nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao, kaya't walang nagmamay-ari o masasabing may akda nito. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin! Ang alamat ng makahiya. Noong unang panahon, may isang dalagang nagngangalang Maria na naninirahan sa isang malayong bayan. Si Maria ay kilala sa dalawang katangian bukod sa pagiging maganda. Ang una ay ang pagiging labis na mahiyain at ang pangalawa ay ang pagmamahal nito sa mga halamang nasa bakuran ng kanilang bahay. Di umaalis ng bahay si Maria. Kung lumalabas man siya, ay sa bakuran lang upang alagaan ang minamahal niyang mga halaman. Iyang si Maria ay maganda at masipag, subalit hindi natin nakakausap man lang dahil sobrang mahiyain. Wika ng isang kapitbahay na si Aling Trini. Oo nga, nang minsang madaan ko at batiin ay biglang nagtago sa loob ng bahay. Sang-ayon naman ni Aling Delia. Wala siyang kaibigang isa man dahil hindi naman nakikipag-usap, subalit tila nagkakaintindihan sila ng mga halaman. Napakaganda ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Minsan, may ilang malilikot na batang pumasok sa kanyang bakuran upang manira ng halaman. Dito'y naglakas loob siyang sigawang palayo ang mga bata. Ayaw na ayaw ni Maria na may sumisira sa kanyang halaman. Pagkatapos nito'y naglagay siya ng mga tinik sa paligid ng bakuran upang hindi makadaan ang mga batang malikot. Isang araw ay hindi nakita ng mga kapitbahay si Maria sa hardin. Sa ikalawa at ikatlong araw
ay nag-alala na ang kanyang mga kapitbahay. Bakit kaya hindi lumalabas si Maria sa kanyang hardin? Hindi kaya nagkasakit siya? Tanong ng mga ito sa isa't isa. Dahil sa pag-aalala, ay pinuntahan ng mga kapitbahay ang munting kubo ni Maria. Maria! Maria! Nasaan ka ba? Sigaw ni Aling Trining at Aling Delia. Walang sumasagot, kaya't pumasok sila sa loob ng kubo. Maliit ang kubo at makikita kaagad kung may tao sa loob o wala. Maayos naman ang loob nito, subalit hindi na nila makita si Maria. Lumabas sila ng hardin nang biglang napasigaw si Aling Trining. Aray! Ang sakit naman ng tinik na ito! Ano ba ito? Sabi nito habang nakayuko at tinitingnan ang mga natinik na paa. Napayuko rin ang iba niyang kasamahan at nagulat sila sa nakita. Isang halamang halos nakadikit sa lupa at may pinong-pinong dahon ang kanilang nakita. May pinong tinik din ito na nakapalibot sa kanyang mga sanga. Nang madikit sa paa ni Aling Trining, ay biglang tumiklop ang mga dahon ng halaman. Hindi na muling nakita sa kanilang nayon si Maria. Ang halamang mahiyain na tumubo sa palibot ng kanyang mga bulaklak ay lumago pa, kaya lalo naniwala ang mga kapitbahay na ito na nga si Maria. Pinangalanan nilang Makahiya ang halamang ito mula sa unang pantig ng pangalan ni Maria at idinugtong ang salitang kahiya dahil sa kanyang sobrang pagiging mahiyain. Sagutin ang mga tanong. Ang isa. Ano ang katangian ni Maria? Bakit siya hindi nakikipag-usap sa mga tao? Pangalawang katanungan. Tama ba ang ginawang pagtataboy ni Maria sa mga batang pumasok sa kanyang halamanan? Bakit? Pangatlong katanungan. Kung ikaw ang kapitbahay, pupunta ka rin ba sa bahay ng dalaga kapag napansin mong hindi na siya lumalabas ng bahay? Bakit? Pang-apat na katanungan. Bakit naisip ng mga kapitbahay na si Maria ang tumubong halaman? Panglimang katanungan. Ano-ano ang maaaring gawin upang mababawasan ang iyong pagiging mahiyain? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Buuin ang pangungusap sa bawat bilang base sa pagkakaunawa mo sa napakinggan o nabasang kwento. Punan ang patlang na angkop na salita. Ang bilang. Si Maria ay kilala bilang patlang at mapagmahal sa mga halaman. Ano ang tamang sagot?
Magaling, mahiyain ang tamang sagot. Si Maria ay kilala bilang mahiyain at mapagmahal sa mga halaman. Pangalawang bilang. Patlang sa loob ng kubo ni Maria, sina Aling Trining at Aling Delia. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! Pumasok ang tamang sagot. Pumasok sa loob ng kubo ni Maria, sina Aling Trining at Aling Delia. Pangatlong bilang. Lakas loob niyang patlang ang mga bata na pumasok sa bakuran. Ano ang tamang sagot? Magaling! Sinigawan ang tamang sagot. Lakas loob niyang sinigawan ang mga bata na pumasok sa bakuran. Pang-apat na bilang. May tumubong halaman na patlang kapag nasanggi ang dahon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Tumitiklop ang tamang sagot. May tumubong halaman na tumitiklop kapag nasanggi ang dahon. Panglimang bilang. Biglang patlang si Maria at hindi na nakita ng mga kapitbahay. Ano ang tamang sagot? Tama! Nawala ang tamang sagot. Biglang nawala si Maria at hindi na nakita ng mga kapitbahay. Ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto ay maaaring gawin sa tulong ng mga ibinigay na pangungusap. Sa pagbuo ng mga pangungusap at sa pagsasaayos ng mga ito ayon sa wastong pagkakaugnay ng mga pangyayari ay mailalahad ang tunay na buod nito. Hanggang sa muli! Maraming salamat!